Okay, so good morning, good afternoon, good evening, and good day po sa lahat po ng mga kababayan po natin na sa iba-ibang parte ng mundo, sa iba-ibang parte ng Pilipinas. So yun nga po mga kaibigan, ay napanood nyo po ang video ng 2 kg cloudy grouper na nakuha ko nung kasagsagan nung habagat. So ngayon ay tatawagin natin yung episode na to, yung video na to, na What's on My Table. Total, marami pong nagtatanong kung ano yung mga jigs na mga ginagamit ko. So sa vlog po na ito ay ipapakita ko po lahat, actually hindi lahat, kung ano lang po yung nasa ibabaw ng lamesa ko. Nung magulo po yung lamesa ko, dito po ako nag-work. Dito ko po ginagawa yung mga assist hook, yung mga... Basta pagdating sa mga fishing, dito ko po ginagawa. So ngayon ay ipapakita ko po sa inyo para sa ganun makita nyo kung gaano ba ako ka-addict. Kung gaano ba ako ka-enthusiast pagdating sa fishing. Sabi nga ni Sir Gordon Oy, yung isa sa mentor ko, kapag hindi pa daw umaabot ng 100 pieces yung jig, yung lure na collection mo, ay hindi ka pa addict. No? So, kailangan po lumagpas ng 100 pieces na jig yung collection nyo para sa ganun ay masabi kayong matawag kayong addict angler. No? So, yun, biro lang po ni Sir Gordon o yun. Kasi, sinasabi ko po sa kanya kasi na parang ang dami ko ng lure. No? So, ngayon po ay ipapakita ko po sa inyo kung talaga bang madami na yung lure na meron ako na collection ko. Actually, ito lang po yung nasa lamesa ko. Sa palagay ko po, talagang madami na. No, nandun pa po sa drawer. Hindi na nga po makaya ng drawer. Bumabagsak na yung drawer. Kailangan ng lagyan ng support para sa ganun huwag bumagsak. No, so, ito lang po. Yung mga nandito sa table ko ay ipapakita ko po sa inyo. So, ang video na to ay pamamagitan nating What's on My Table. Unahin na po natin doon sa dulo. Ano po? So yan. Meron po akong jigging hook. Yan. Binili ko po yan kay Fishing Buddy Manila. Yan. Meron po akong jignesis lure. Yan. Meron po akong jigging assist hook, East J41, Cultiva. Yan, Cultiva again. Then sa loob, meron po akong mga assist hook na hindi ko pa may mga tama na. Ayan, hindi ko gaano ginagamit. Yan. So, ito po yung tackle box ko. Tingnan natin kung anong laman ng tackle box ko. Yun! Ang daming lure! Meron akong sure catch. Ayan, sure catch yan. Meron akong Cultiva. Meron akong Shimano Butterfly All Glow. Meron po akong GC Polkadot. Ayan. Meron po akong jig galing kay Jamichi Castellano. Meron po akong jig na ganito. Ayan. Di pa po nakakahuli yan. Then meron pa akong ano ba to? Nakalimutan ko na kung ano to eh. Yan, Cultiva. Kuraw Deep Jig. Marami ako niyan. Flasher Jig. Ito, malupit to. Si Sir Alcasing. Ito yung mga favorite niya eh. Kuraw jig uli. Ayan. Meron akong Daiwa leaf. Ayan. Meron akong Cultiva ultra slow. Ayan, tad-tad na. Pwede na tong pa-frame. Eto, Oishi 80 grams, 100 grams. Marami ng kinuha. Ayan. Mga coral trout. Yung lapu-lapu red. Marami nang kinuha yan.
Ito. Yan. Oishi jig. Maxel jig. Yan. Asari jig. Gomoko jig. Storm Gomoko. Shimano jig. Yan. Pang light jigging. Yan. May butterfly pa ako. Yan. Then meron akong fly lures galing kay Big Bro RD. Tingnan po natin itong isa. Meron pa pong isa. Yan. So meron akong seafloor control cranky. Meron akong Storm Gomoko. Yan, malupit din to sa mga grouper. Meron akong Shimano. Meron akong Cultiva. Yan, Cultiva yan. Meron akong, eto malupit din to sa mga ruby snapper. Ang dami ng ruby snapper. Ito po ang tinatawag na slow buzz by Santec. Galing po yan kay Kenny Ong. Yan, maliit na ultra slow ng Cultiva. Jignesis jig. Yan. Ito po ay fly lures galing po sa Bass Pro. In order ko po online. Ito po mga fly lures din. Yan. Mga fly lures galing kay ito, special tong pinagawa ko kay Big Bro RD. Yan, pang tuna. Then ito pang gulyasan. Then ito ay pang tuna din. Pinagawa ko po sa kanya nung siya ako ay nabubuhay pa. Then meron akong ganitong jig. Yan. Tapos meron pa uli akong seafloor control. Yan. Yan po ang tinatawag na gauki. Yan. Meron akong mga malalaking swivel. Yan. Ito yung mga hooks ko. Yung mga hooks ako dito, yan. Yan. Yan, dami yun, no? Certified na ba akong addict? Yan, fly lures din, binili ko. Yan. So, yan. Then, ito pa. May mga hooks pa ako dito. Yung iba, mga busted hooks. Yan, no? Mga busted hooks yan. Actually, marami ako nyo. Pinagtatapon ko na yung mga busted hooks. Ito pa po yung nakahuli ng unang-una kong giant trevally. Yung isa lang ang kumapit, ito bumigay na. Mabuti, may natirang hindi pa bumibigay. Yung isa naging bading. Sorry. Bumigay eh. Yan. Tapos, ito po ang handline ko. Yan. Medyo din nadudumihan na, hindi po kasi nagagamit. Handline fishing, may spreader siya. Ayan. So marunong din po ako mag handline. Bottom fishing. Tapos meron akong ganito. Soft baits, in order ko pa po 'yan sa Bass Pro. Sa US. Meron din po akong ganito. Jig head. Ayan. Kasama ng mga soft baits. Ayan, mayroon ako. Nandito pa yung cable ko pang charge. Tapos nagkalat na yung ano? Nagkalat na yung split ring. Naglaruan siguro ng anak ko. Ayan, may sticker ng Hook Pro. Di ko pa na ikakabit. Di ko alam kung saan ko ikakabit. Sa bangka ko ba? Yan, hook din uli. Single hook. Tapos meron po akong magazine ng deep liner. Pinadala po sa akin ni deep liner po ito. Nung nakahuli po ako kasi ng yellowfin tuna,
ay natuwa sila, kaya pinadalhan ako ng mga freebies. Then, yung magazine na yan, may kasama mga sticker. Yan, mga sticker, ang dami. Hindi ko nga maikabit din yung mga sticker na yan. Kasi, wala rin ako pagkakabitan. Sa bangka ko parang sayang eh, kasi natutuklap yung pintura. Yan, may sticker, may magazine, tapos may, yan, may dip liner, towel. Ito mahaba ito eh. Yan. So mahaba siya. Dip liner, towel. Pinadala po sa akin, may kasama po pong waterproof, waterproof bag. Yung parang sako. Yan, meron po ako ditong gloves na ginagamit ko. Tapos meron yan, kapares niya. Then meron akong lure bag dito. Tingnan natin kung anong laman ng lure bag. So yan, may Oishi Kutaro Jig. Nakahuli na po ito ng ruby snapper. Meron akong deep liner. Tawag dito. Deep liner bib. In-order ko po yan sa Thailand. Meron po akong Daiwa. In-order ko po sa Japan. No? Meron po akong ganitong ano, binili ko sa Hook Pro. Hindi ko na maalala kung anong pangalan na ito. Yan. Maganda siya, nakahuli na yan. Meron po akong hugot jig. Yan. Meron po akong special na jig. Yan. Yan po ang tawag na Hurus. Galing po yan ng United Arab Emirates. From Arnel Alerta. No, binili ko po sa kanya. Ito po ay gawang Egypt. No, hindi pa po nakakahuli kasi madalang ko rin gamitin. Meron po akong Werpa jig. Yan, wear pa talaga. Hindi pa rin nakakahuli sa akin to. Meron po akong calamares. Yan, silver calamares. Yan. Tapos meron akong all glow hugot. Yan. Yes, meron pa akong Oishi Masaru. Yan. Tapos may ano pa ako, may gloves pa ako ulit. Tapos meron po akong Rapala bag. Ito po ay binili ko sa Hook Pro. May mga laman po ito ng Rapala bag ko. Yan. So may mga bag dito. Rapala. Basta yan na yun. Yan. Pa po ang laman ng Rapala bag ko. Meron po akong stick bait. Yan. Hindi ko po nagagamit. Meron akong mga artificial isda. Ginagamit po namin yan. Yan. Then meron po akong speaker. Yan. Meron akong shout. Shab-shab. Hugot 200 grams, di ko pa nagagamit. Deep liner Spy 5 350 grams. Deep liner 200 grams, Spy 5 din. Tapos meron akong seafloor control Spunky. Hindi pa po ito nakakakuha. Urig din po ito. Tapos may mga jigging hooks ko dito, malalaki, 11/0. Pang yun ko kung makakahuli pa yan. Yan, meron po akong speed jig. Hurus din to. Galing din po ito ng UAE. Din meron akong jignesis. Meron akong assist hook. Shout. Meron akong kuraw. Light jig. Hindi ko pa nagagamit. Meron akong rapala. Yan. Meron akong deep liner uli. Mahal niya, no?
Line ito magkano? 1,500. Hindi pa nagagamit yan. Yan. OEC Masaru uli. Cultiva Hyper Jig. Deep Liner Spy 5. Good Catch Jig. Ito yung malupit sa ano. Yung malupit sa Dugto Tuna. Then, Good Catch Jig din. Then, meron akong Coral Jig. Jimmy Jig. Special yan. Galing yan ng UAA. Courtesy of Bro Arnel Alerta. Tapos nandyan yung wallet ko. Walang laman. Tapos nandito yung DSLR ko. Then, yan. Yung split ring flyers ko. Then, meron pa uli ako ditong lure bag. Yan. So, tingnan natin kung anong laman. Lahat eh, nakita nyo na. So, bali dalawa yung lure bag ko. Isang blue. Blue black. Tsaka isang yellow black. Okay? So, naandito si Nemo. Nemo, tapos, Oishi Masaru. Yan, ang nakahuli ng Cloudy Grouper. Tapos, meron akong, meron po akong Deep Liner Ovo. Yan. Meron akong Shout Shotel. Yan, nag-glow po yung belly niya. Kabila po ay parang tamban. No po. Then meron akong Pet Malu. Yan. Ito, ganitong kulay po yung nakahuli dun sa Guam. Ng napakalaking Dugto Tuna. Yan. Tapos meron akong Deep Liner din uli. Hugot Jig. Ito, tad-tad na. Veteranong-veterano na to. Dami na ng tama, oh. Yan, oh. Dami ng inakit na ano to. Na isda. Tapos to. Deep Liner Spy 5, 250 grams. Galing din po ito ng UAA. Galing kay Sir Arnel Alerta. Meron din po akong ito, Deep Liner Spy 5. Yan. Ito, marami na rin inakit sa aking ano to. Marami na rin inakit sa aking Dugto Tuna, Ruby Snapper. Dami na, tingnan mo yung ang tama o. Ano? Bitiranong-bitirano na to. Tapos, ito po yung Deep Liner, 250 grams. Ayan. Urig po ito. Tapos, ito po yung Pokilong. Ayan, si Pokilong. Ito po si Pokilong, nakahuli ng GT, weighing 15 kilograms. No? Medyo maamoy, pero effective. Ayan, si Pokilong. Mas mabaho kung naging poke wide yan eh. Ito, Shimano. Speed Jig. Ito po ay hugot. 200 grams. Ito po ay Deep Liner. So, bilangin nyo po kung gaano na kadami yung Deep Liner na sinasabi ko. Yan. Tapos, ito po yung pinakamalupit sa lahat. Ito po yung pinakamalupit sa lahat. Kasi, ito po ang jig na nakahuli ng 33 kilograms yellowfin tuna. Yan. Ito po ang Spy 5 200 grams. Una ko siyang ginamit, nakahuli ka agad ng tuna. Ngayon po, bihira ko nang magamit. So, ang nakahuli po sa kanya ay yung rare hook. Ito po. Naitago ko pa. May tag pa. Ayan, oh. So, naitago ko pa. Ito po ang nakahuli. Yung kabila po ay unat, medyo unat na. Yung isa na lang po ang naka-perme. So,
The best, panalo yan. Yan, so move tayo. Then meron po akong chest mount sa GoPro. Yan. So, meron po akong swivel number 3. Swivel number 5. Mga panghalimaw. Yan, may pang casting split ring ko. Solid ring. Oh, dip liner uli. Spy 5. Ay, Spy N. Spy N. Oishi Masaru, 100 grams. Nandito rin po yung ano ko, yung ano ba to? Kalimutan ko na ang tawag dito. Yan. Meron din ako nyan. Tapos nandito yung nandito yung thorium ko. Medyo may problema ng thorium ko eh. Kaya hindi nagagamit. Tapos nandito yung head mount ko. Nandito yung isa kong camera. It's J-Cam 5000 Elite. Bihira akong gamitin kasi hirap ng apps. Then meron akong Daiwa Crest 3000A. Ayan, mga string tube. Ayan. Diba, pinutul-putul na. Tapos meron, andito yung ano ko, yung case ng cellphone ko. Tapos meron po akong life vest, no? Binigay po ito ni Sir Eugene Madeja. No? So, maraming maraming salamat, Sir. Ito matagal nang naibigay sa akin eh, kaso hindi ko rin madalas no, gamitin. No, naandyan lang. Naka standby. Anytime nagagamitin ko ay pwede kong gamitin. So, yung mga nag-aalala kung wala akong life vest, meron po ako. So, naandyan lang po naka standby. Tapos ito pa. Cellphone waterproof casing. Yan. Tapos meron po akong ito po yung ginagamit ko na assist cord. Yung YGK Galis Ultra. Yan, mga leader lines. Mga hooks, jigging hooks. Galing po ito ng dipolog kay Sir Kenny Ong. Yan. Ito, ginamit ko na yung iba. Maganda to. Ang tawag po dito sa hook na to ay Spear is H20 5/0 tsaka 4/0 yung ginagamit ko. Ayan, fly lures uli. Meron ako, nakatago pa. Ito po yung mga galing kay Big Bro RD nung siya po ay nabubuhay pa. So, marami po ako nyan. Nandun lang po, nakatago. Then may mga hook ako, mga unat na hook. Yan, mga mamaw ang nakadali pero hindi na iangat. Iba medyo may damage yung cord eh, kaya hindi ko nag-anong ginagamit. Yan. Yan. Tapos meron po akong leader lines 100 pounds by Baribas, fluorocarbon po yan. Meron po akong braid lines, hindi pa ito nagagamit. 40 pound, 500 meter. Meron pa po uli akong braid lines. Yan, Baribas, big one. 300 meters, PE6. 80 pounds. In-order ko po ito online sa eBay. Meron pa po akong braid lines. Yan. Shimano Power Pro. 60 pounds. Binili ko po kay China Merchandise. At ang presyo po ay 4,328. Tapos meron pa po akong Baribas leader lines, 25 pounds. Ayan. Tapos meron pa po akong leader lines dito, 80 pounds. Cigar, binili ko po kay Hook Pro.
Ito po yung ginamit ko nung nakaangat ako ng tuna. Leather wire. Tapos may kuchilyo. Yan. Tapos may hooks po ulit. It's 20 by Banfook. Galing din po yan kay Sir Kenny Ong. Tapos ito ang braid line ko na 15 pounds. No? Ginagamit ko dun sa casting. Tapos ito yung bago kong leader lines. 100 pounds from Hinatsu. Strong flex. Puro carbon din po yan. Tapos meron pa uli ako dito. Yan. Oishi Masaru. Marami pong in-order ko niya ng Oishi Masaru. Kaya may pangalan ko. Pinangalanan ni Sir Paul T. Kasi marami po akong in-order sa kanya. Kasama po kasi sa pag-order ko yung mga tropa ko. Then meron pa po akong yan. Assist cord. Dahil yung assist cord. Meron po akong tools. Pag nagbabaklas ng reel. Then may karton po ako ng Osha Jigger 3000HG. Karton na lang po yan. Yan. May karton din po ako ng Thorium 16HG. Yan. Tapos nandito po yung karton ng Saragossa SW10000 na napunta naman kay famous rookie angler Val Molina sa pinsan ko. Then may hélice ako. Yan. Tapos may pang-ahit. Yan. May charger ng battery. May metrohan. May sabon. Hindo di Pravia. Tapos mayroon po akong isang bote ng pulot. Yan. Honey. So, so yan po mga kababayan, yung laman po ng lamesa ko. Then bago po natin tapusin yung vlog na to, ay shout out po natin yung mga kababayan po natin na laging nakasubaybay po sa vlog natin. So shout out po kay Alan Espinosa from Bakersfield, California. Shout out po sa Ilonggo Group dyan sa Bakersfield, California. Kay Joven Chabania from Jeddah. Elmer Romana from nagpabati po ay si Yolibi Rosana, yung asawa niya po. Then shout out po kay Boss Arnel Partosa. Eto, nakailang pa shout out na to pero ngayon lang po natin na shout out. Kay Dong Manzo of Alberta, Canada. Eto malayo. Boss, kamusta ka dyan sa Alberta, Canada? Kay Arvin Morales and wife Mary Ann. Tsaka yung ka-opisina daw po nila doon sa Saudi, si Shadi, isang Egyptian. Si shoutout din po kay Captain Edgar Sacarias. Ito yung unang taong nagbanggit sa akin tungkol sa Navionics. Nung minsang magkasabay kami doon sa Fishing Body Manila. Hindi ko pa siya kilala, pero nabanggit po niya sa akin na gumamit daw po ako ng Navionics. So siya ang unang bigay sa akin ng idea kung ano yung Navionics, no? So Sir Edgar, maraming salamat at yung tips nyo, yung share nyo ay nakakatulong sa akin ngayon at naitutulong ko rin po sa iba nating mga kababayan na mahilig sa fishing. Kay Val Noquera ng Antique, ito si Sir Val eh. Pangtanggal stress daw niya yung mga videos ko. Grabe naman sir, nakakatanggal ba ng stress yung mga videos ko? Kay Axel Zay Willy ng Germany. Kay Kasuki Ku. Shout out po sa tropang maya-maya. Diskarte agad MMDA sa EDSA. Ito MMDA po kayo sir, Dennis Tidoro. So sana magkita tayo minsan dyan sa EDSA. Ano po? Si Michael Libatiki ng Singapore Fishing Kakis. Mabuhay kayo sir, kamusta po kayo? Kay Randy Hamito ng Palawan. Kay Adventure Philippines sa New Zealand. Kay Trigger Fishing. At sa boss niyang si Merlito Billiones. Kay Alvin Hitapa ng Lebanon. Layo ng Lebanon mo sir ah. Kay Warren Malakura ng Davao.
kay Rinel Martinez na Carles Iloilo. Iloilo eh. Kay Emong Pinglaw ng Cavite. Kay Tony Codillero Alsurport. At saka sa kay Chief Nelson Coronacion, mabuhay po kayo. Kay Brian Aragon, kay Junaber Ando, first daw siyang nag-comment doon sa vlog natin, so hindi natin palalagpasin yan, first eh. Kay JR De Leon, first din daw po ito si JR De Leon, so hindi natin palalagpasin, babatiin natin yan. Shout out sa iyo, JR De Leon. Kay Michael Aguasa, kay Jovic Lynn Gonzaga, Team Sangit Aklan, kay Dong Ray. Shout out daw po sa asawa niya, si Roslyn Ray. Ray family dyan po sa Danao kay Jokan Romblon. At saka sa Rasi family dyan po sa Kantagda kay Jokan Romblon. At shout out din po sa pinsan ko na si RG Molina. Laging nanonood sa akin yan. Alam ko kating-kati na mag-fishing yan. Ang problema, hindi siya makapag-fishing kasi nandyan sa Romblon-Romblon at naghahanap buhay. Anyway bro, darating din yung time na makakapag-fishing din tayo uli. Kanina ay nandoon kami sa Sibuyan Reef, pero sad to say, wala kaming huli. Yung isa kong pinsan, yung bago, si Jonel, nakahuli po ng isang channel silver scabbard fish, no? Malaki, mga 4 kilos. Pero si famous angler Val Molina, wala pong huli. Ako rin po, walang huli. Ang huli ni Val ay bahura, sabit, putol. So yun lang po mga kababayan. Thank you po sa panunood at sa pagsuporta po sa channel ko sa Richard Molina Fishing JTF. Maraming salamat po at mabuhay po kayo.